People have started to filter into Heritage Park, the chapels of Heritage Park here in Taguig, to pay their final respects and to pay tribute to their idol, the comedy king Dolphy. Also among those who continue to reach to give out their final respects to Dolphy are close family and family friends, one of them being Senator Lito Lapid, who had the privilege of working with the comedy king in two movies. He now joins us live here at Heritage Park. Magandang umaga sa inyo, Senator. Ay, pasensya na po, sir. Sir, good morning sa inyo, and thank you for joining us at Mornings at ANC. Sir, ikaw po ang isa sa mga nauna dito na bumisita kay Dolphy ngayong umaga. Ano po yung ipapaabot yung mensahe sa inyong kaibigan? Ayun nga po, habang buhay ako, hindi ko makakalimutan ang pagsasama namin. Dahil nakadalawang pelikula kami, In the Best in the West, Part 1, Part 2. Pinasayaw pa nga niya ako ng aring king-king noon. At pinakakanta niya ako ng Kapampangan. At pag nagsushooting sa Pampanga si Mandolphy, agad nagre-request siya ng adobong bibe, pinaupong manok, ganyan. Tsaka yung mga inihaw na bangos, yung burong kanin. Iba yung ano namin, Kapampangan na ano. Sir, ano yung mga fondest memories niyo po yung nabanggit niyo, yung magkasama kayo sa taping, sa shoot ninyo? On a more serious matter, bilang isang kaibigan, ano po yung mga lessons or ano po yung pinaka-fondest memories mo on a more serious note sa inyong kaibigan, kung may mga kwentuhan kayong ganun? Alam niyo po, isa sa mga adviser ko niya nung pumasok ako sa politika, sabi niya, pagbutihin mo, sabi niya sa akin. At pag medyo ako sa mga controversy, sabi niya, relax ka lang, kaya mo yan. At minsan pag nagbe-birthday siya, sabi niya, ikaw lang ang bisita kong ano, ha, celebrities, punta ka rito. Yung gano'n, napipil mo talaga mahal na mahal ka niya. Kaya nung may sakit siya, dinalaw sa bahay niya. At yung mga anak niya, nag-uusap-usap din kami. Minsan kamukha ni Dolphy Jr., dumodobol ako nung araw, nung stuntman ako. Kaya hindi ko makalimutan ang pamilyang ito. Sir, syempre, mas nagiging maugong ang usap-usapan na mapabilang si Tito Dolphy sa listahan ng national artists, other ways to pay tribute and to give respect to yung contribution niya sa industriya. How do you feel about that, sir? Sana hindi na siya kasama. Siya na talaga. Hindi na dapat pag-usapan pa. Nominado, ganyan-ganyan. Eh, siya na talaga. Kung ako tatanungin mo, i-declara na kagad siya na talaga. Okay. Senator, last question na lang po. Ang mensahe niyo lang po sa pamilya Quezon, kay Jaja, kung ano po yung sasabihin niyo sa mga naulilang kaanak ni Tito Dolphy. Yun nga, masasabi ko, nandito naman ako para sumuporta sa kanila kung ano man kailangan nila. Nandito lang, parang pamilya ko na sila, kapatid, ganyan, na yung ginawa sa akin ni Mandolphy, hindi ko makakalimutan habang buhay. Okay, maraming salamat sa inyo, Senator, and thank you very much. All right, Ron. Well, Senator Lito Lapid is just one of the many guests who are filtering in, whether they be fans or whether they be close family and friends here at Heritage Park. Also expected are a number of politicians and close friends to the Comedy King later on in the day. Of course, his family is here. Eric is here. We also got a chance to speak to his grandson, John, earlier, and he will be joining us later on in the show to give us an update as to how his family is doing and how he personally is coping with the loss of his grandfather. That's the latest from Heritage Park.